Oh, ito po, sagutin natin tong mga nabudol daw ni PBBM. Ha? Magtapata na tayo. Matukmul kayo. Dinadamay nyo pa kami sa mga kalokohan nyo. Eh. Ano nagawa na ni PBBM sa ilang buwan? Wala pa isang taon si PBBM. Nasuki kagalit nyo nang nabudol kayo. Magkano na ninakaw? May ninakaw na ba? Gago to si Badong ano. Alam po rin nyo mga kababayan, mga kamaba. Eh talaga namang nabudol eh. Oo. At saka nagpabudol talaga yung karamihan dyan kay Marcos. No? Marami rin nabudol talaga dahil kagagawa nito mga propagandista na katulad ng unggoy na tong si Badong. May nanakaw na daw ba? Aba, eh, meron. May hatol nga ng korte. Badong, ayaw nga magbayad. Ayaw nga ibalik eh. Ang kapal nga na mukha, Badong. Pinapabago pa yung hatol ng Korte Suprema. Ayaw na nga magbayad, di ba? At meron ng naisole, Badong. Oh, mula pa sa tatay niya. Ngayon kung panahon mismo ni Marcos Jr., aba, hindi kami ang may sabi na may nanakaw siya, kundi si Maharlika. Malupit yung bintang ni Maharlika, yung pinapalabas ni Maharlika, nahawak nila yung agriculture department, tapos eh merong sila mismo yung mapya ng sibuyas, ng mga produktong agrikultura. Kung siya napapatay, aba meron. Pagpasok agad ni Marcos, patay agad si Percy Lapid, kakamping yun. Gago ka talaga ba dong? Ilan na pinapatay? Ano pa bang mga sukat na para sabihin na budol? Eh po siya, paulit-ulit ako rito eh. Ang tanging tunay na issue kay PBBM, presyo lang po ng sibuyas. At kung dahil sa presyo... Aba, hindi! Maraming issue kay Marcos. Tanong mo kay Maharlika. Itanong mo kay Banat Bay. Di ba? Gago to si... ...na sibuyas, kayo ay tinagurian nyo na yung sarili nyo na budol. Eh, ang babaw pala ng pananaw ninyo sa buhay. Diba? Ang aga nyo naman sumuko. Ganun pala kayo magtanggol. Isang issue pa lang, bumigay na kayo. Hindi pala kayo pwedeng asahan. Oh. Aba, may pinapatamaan mga kaibigan, no? Kasi, alam nyo kasi, ibang-iba si Marcos Jr., no? Doon kay Dutae. Si Dutae kasi mga kaibigan, ha? Eh, kahit magbura, kahit mag-rape joke, kahit kung ano-ano pagsasabihin, di ba? Pinupuri yung kahit nga Diyos, tinarantado ni Dutae. Mismo nga si Satanas, ginago niya. Oo, lahat pinagtatanggol. Ngayon, gustong gawin ito, hinahanap ito ngayon ni Badong, no? Hindi nga natin alam kung doble kara ito eh, kasi naglalaro ito sa Maka Duterte, naglalaro din ito sa Maka Marcos. Hayop na mukha yan, Badong, oh. O, mga politiko na mapapasakay ng mga yan. Wala pa nga pong issue na malaki si Marcos eh. Sa totoo lang, bawat presidente po may mga isyong malaki yan. Aba, hindi ka pa ba nalalakihan sa sibuyas? Isipin mo ha, nung eleksyon, parang siya lang ang marunong, siya ang magaling, siya ang mahusay, walang tatalo sa kanya. Kaya niya pababain lahat, pagandahin ang buhay ng Pilipino, golden AIDS. Eh tulo pa lang ito, tulo pa lang ang tumatama sa atin. Ganyan kalupit mga kaibigan, di ba? Nung eleksyon, matindi, di ba? May mga windmill palagi kayong makikita sa TV, sa social media, windmill. Kasalanan ni Aquino yung Bataan Nuclear Power Plant. Sipin mo yun, nagmahal ang mga ano, ganito, panahon. Di ba? Walang nangyari, panahon ng mga Aquino. Eh ngayon, may nangyari, di ba? Yung utang na mula sa Marcos Sr., hanggang kay Noynoy Aquino ay 6.7 or 6.9 na trillion lang ang kabuuan, ha, mula pa Marcos Sr. hanggang sa Noynoy Aquino. So ilang presidente yon? Marcos Sr., Cory Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, at Aquino, 6.7 to 6.9 kung hindi ako nagkakamali. Yun lang pong utang. Eh, dumaan lang, 6 na taon lang sinutae. Pagpasok ni Marcos, 13 trillion na ngayon ang utang natin, hindi pa daw issue yan. Oo. Yung nangyari sa airport na nag-collapse, hindi daw issue yun. Wala daw issue, no, na nagpa-picture si Marcos,
at saka si Erwin Tulpo na nagtuturo lang sa papel. Photo ops na parang meron silang ginagawa, kunyari. Di ba? Doon sa Tulong, sa Tacloban ba yun? O sa ang probinsya sa Mindanao? Di ba? O, hindi yan issue. Hindi issue yan. Oo, hindi malaking issue yan. Wala pa pong malaking issue katulad ng pidap ni Pinoy. Ah, CTE ni Gloria, yung... Oh, hey, teka muna, ha? Yung pidap ni Pinoy, walang nahatulan dyan, ha? Walang napatunayan dyan, ha? May irregularidad sa pidap ni Pinoy. At isa pa, ha? Maayos yung disbursement. Walang nakitang korupsyon, eh, kay Gloria, kaya nga nadali pa si, ano, eh, Jun Lusada, eh. Diba? Eh, alam naman nyo, CTE and BN deal, eh, meron talagang pruweba dyan, eh, pumasok na nga yung China, nang himasok, eh. Ha? At saka si Gloria, kakampi ni Marcos yan, huwag mo nga anuin. Hindi mo malaman, mga kaibigan, kung ano ba to, si Badong, di ba? Kasi kakampi ng amo niya, si Marcos. Tsaka ni Dutae, tapos ngayon, idadama yung panahon ni Gloria. Ayan, yan ang malabo, mga kaibigan, dito po sa klase ng mga vlogger ninyo. Di ba? Oo, nagtatraidura, nagpaplastikan, ganyan po ang unitives. Hello Garci ni Gloria, puweting ni Erap. Isipin mo, mga kaibigan, ha. Hello Garci ni Gloria, eh di ba nga na-justify natin nakakampi ni Gloria ang Marcos at Duterte. So talaga nagamit ang koneksyon. Malamang sa malamang nagamit si Garci dito. Yung weting ni Erap, eh, kakampi din ni ano, kakampi din ni Bongbong Marcos si Bong Pineda, yung weting lord. Oh, ganyan mga kaibigan, ha? Ganyan po. Ganyan katindi yung ganyan kayong ginagawang tanga ng mga vlogger propagandista katulad nitong si Badong. War on drugs, AJK ni Pangulong Duterte. Wala pa pong malaking issue, eh. O pati si Dutae, nilaglag niya. War on drugs daw, AJK. So wala daw. Hindi daw malaking issue, mga kaibigan, yung pag-alis ng mga industrial plant, no? Yung mga factory dyan sa Cebu. Pagpasok ni Marcos, yun agad ang nangyari. Nag-alisan. Sumunod na nangyari, ano? Ayan, no? Binubuli na naman tayo ng China. Di ba, akala ko ba pag si Marcos matatag, magaling, kinakatakutan. At saka hindi issue yung paggastos ng kabanang bayan sa pagta-travel ng pamilya Marcos at ng mga kaibigan nila, ha, kamag-anak at kaibigan sa iba't ibang bansa, ha? With matching escort pa, mga kababayan. Naalala niyo si Aquino nung bagong bili niya, bagong acquire niya yung FA-50 fighter jets, 12 'yun, eh. Nung dumating yung unang dalawang FA-50 fighter jets, umuwi si Aquino mula sa I think sa Amerika 'yun, kung saan siya inimbitahan or kung saan mang bansa 'yun siya galing, no? Nung dumating po sa Pilipinas, in-escortan po siya ng brand new na sa panahon niya, nabili. Yung FA-50, doon lang po tayo nagkaroon ng brand new fighter jets. Panahon lang po ni Aquino. E tapos ngayon, issue yun, malaking issue yun noon. Ginawa nilang gago si Aquino na imbis magpasalamat na may presidente na nakapagbigay ng bagong fighter jets, nako, binaboy at binastos po si Aquino. At ngayon, mga kaibigan, hindi daw issue yon. Hindi issue yon. Ginamit ni Marcos puntang Switzerland. Oh, ganyan po, mga kaibigan, kabayas itong mga gagong ito. Ang kino-question ko na ngayon, anong uri kayo ng mga supporter? Diba? Pucha, tinitira pa yung kapwa niya. Wala pang malaking issue, bumigay na kayo. Eh, pambanban pala. Ang tawag sa inyo, hindi kayo maaasahan na supporter. Ah, nanunumbat pala. Yan na yun na nakakatawa sa inyong hanay, ha? Kung kayo ay team unitives, ha? Nakakatawa ang hanay nyo talaga, di ba? Kayo naggagaguhan. Tapos 31 minion daw kayo. Isipin nyo, ganyan kadaming bobo? Papalag kayo nun sa lahi ng mga ganitong klaseng lahi. 31, 32 minion SD card. Ay, kung ikaw naman ay nasa tunay na buhay tapos nandito ka ngayon, parte ka ng 32 minion yan. Ay, huwag kayong magpaparami ng lahi, kawawa. Pag nanalo pala, ibig sabihin, sa eleksyon, sige,
hayod kayo. Pero pag nanalo na at may maliit na issue, nabudol kami. Akala namin perpekto yung pangulo na yan. Puta, sibuyas pa lang eh. Eh, ang gusto kasi ni Badong. Gusto kasi nito ni Badong, huwag niyong tingnan yung iba, huwag niyong tingnan yung sa airport, yung inflation. Kailangan gusto ni Badong purihin mo, bumababa ang presyo ngayon, dapat magaan ang buhay. Golden age ngayon, ganyan ang sabihin ni Badong, hindi niyo dapat nararamdaman yung hirap. Puro hirap nga eh, puro sarap nga eh. Gawa-gawa ng issue, bakit kasama yung mga press people sa aeroplano? Yan ba naman issue ba yung kasama ang press? Abay, syempre. Ang issue doon, sino nagbayad? Tanga. At sinong gumastos doon sa mga press people na yon? Sino si Marcos Jr. para gastusan ng press people? Eh, may sariling ano yung mga press. Alam nyo, kaya nga may press secretary. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Kaya nga may mga press conference eh. Gago talaga. Pero pinag-uusapan yung sama sa pag sakay sa eroplano. Di ba? Press people. Sino gumastos doon? Yun lang yung pinag-uusapan. Di ba? Hindi namin kine-question yung illegal ba o illegal yung pagkakaroon ng press secretary o press conference. Tanga. Kung pangulo ka, parte yan na gusto mong maiparating sa tao kung ano yung ginagawa mong magaganda. Oh, gago ka pala eh. Nung eleksyon, mga kaibigan, ha, sabi nila si Marcos tumutulong nang walang mga kamera, walang photo ops. Naalala nyo si Robredo? Nung una, sabi nila, walang nagawa yan, walang napatunayan yan si Robredo, walang kwenta yan, di ba? Ngayon, si Robredo, ang ginawa ng kanyang, press office, eh di nagpakita ng ebidensya, hindi. Pinipicture si Robredo nun eh, walang pupunta lang sa isang lugar para magpapicture, wala naman dalang tulong. Ah, pinakita ni Robredo ngayon, hindi po totoo yan, meron kami dalang tulong. Aba, sabi ng mga tanga, puro press, puro photo ops. Ngayon, sinasabi niya na para daw mapakita ang magandang nagagawa. Gago, no, di ba? Bias sa bias. Pag kay Lenny, talagang hanapan nila ng butas yan. Pero pag kay Marcos, hanapan nila yan na tama yan, tama yan. Kaya po sila nagsama ng mga press para sa kaalaman ninyo, no? Yung mga ginagawang issue yung pag... Oh, ginagawa pa kayong bobo. Para daw sa kalaman nyo. Parang hindi nyo alam, di ba? Sasama ng press. Lahat po ng presidente, pag nag-state visit, may kasamang press. Eh, gusto nyo abnormal si PBBM? Siya lang ang tangi. Hindi yata nyo alam. Wala. Alam mo, Bado? Di ba? Nung eleksyon, sabi nyo, hindi importante yung pamedya-media. Kailangan gumawa ng trabaho ng walang media. Ngayon, at saka ba ito, huwag mo kaming gawin tanga. Mga ganyang klaseng global conference, talagang may mga naka-istasyon dyan, international media pa. Hindi lang Pinoy. Ginagawa mong gago talaga mga followers mo eh. Yata kayong alam sa mga ano talaga eh. Kita nyo, wala doon kayong alam. Sa mga nagtatawag po na may issue po yung pagsama ng mga press, wala yata talaga kayong alam sa politika eh. Napilitan lang yata kayo dahil malakas pagkakitaan si Bongbong Marcos eh. Malalaki view niyo eh. Bish niyo eh. Hindi nyo ba alam yun? Normal po. Gagawin yung issue, may kasamang press. Normal po sa lahat. Bakit yung ba naman kasi ginagawang issue daw ng presidente sa buong mundo, hindi po lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Utang tatangan nyo, pinapagalitan kayo ng ano, napagalitan kayo, dausipin nyo kayong mga bumoto, ganyan kayo ginagantihan. Pinarami nyo yung followers si Badong, naniwala kayo sa kanya, ngayon tinitira kayo. Tapos nandiyan pa rin kayo magbasa hanggang ngayon. Abay, ewan ko na lang. Ngayon lang po ako nagsabi ha, kasi ngayon ko lang naririnig yung mga tunay na argumento nyo eh. Panay katangahan pala kayo. Ang lupit oh. Puro katangahan daw kayo.
Opo, sinabi ko yan. Pero yung makukwestiyon... Pinatunayan pa niya. Questionin mo kasama sa aeroplano yung mga press. Wala pong issue. Sibuyas lang. Nabudol na sila. O sige, patulang ko yan, nabudol nyo. Bakit? Tignan nyo kung gaano sila kababaw, ha? Ibig sabihin, sinuportahan nyo dahil lang sa sibuyas, eh, nalutas na po yung sibuyas. Ano na issue nyo? Maraming sinama raw, eh. Maraming sinama. Maraming sinama sa Japan. Lahat po ng presidente sa buong mundo, pinuno ng kasama po yung press, kino-question yung press. Eh di... Lalo na kino-questionin siya kasi presidente na siya. Si Lenny Robredo nga, vice president ba lang, kino-question na eh. Lalo na kayo, presidente siya. Ano yung pag vice president lang, doon lang kayo mahigpit. Gago talaga si Badong. Questionin nyo na rin bakit may press secretary. Wala naman pala yan. Kinakailangan po yun. Iparating sa tao kung ano yung magagandang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas. Yun po trabaho ng mga taga-press. Kita nyo. Ah, bias na yun. Ang tunay na trabaho ng press ay yung magkakaroon ng press freedom, eh hindi lang yung magaganda, Badong. Siguro ang gusto mo sabihin, yung propagandista ni Marcos. Diba ngayon, gusto mong gamitin ni Marcos yung press para bumango pangalan niya. Yung press po, mga kaibigan, kaya nga merong word na press freedom eh. Whether we like it or not, kaya nga freedom yun eh. Kung ano man yung gusto niyang ipailathala, dapat may kalayaan siya, whether maganda siya hindi. Pero ang tema ni Badong, yung gusto niya sabihin sa inyo, yung press daw, dapat tagapagpakita ng kung ano lang ang mabuti. Alam, dahil sinama itong mga press, alam natin na uy, meron palang 13 billion na budget. Eh, mahihina pong mga uring nila lang pala itong mga nangangantsaw na ito. Anong uri, eto ang kinu-question ko, anong uri kayo na supporter? Wala pang malaking issue, bumaliktad na kagad kayo. Ano yung ini-issue lang nila? Yung appointment, di ba? Bakit kaya issue nila appointment? O kayo na po mag-fill in the blanks? Gusto kaya nilang ma-appoint? Nako, Badong! Bakit kaya tanggol ka ng tanggol na hindi namin malaman? Makano ka ba? Duterte ka ba o ano? Hindi mo alam kung nasa ang lupalop to si Badong eh. Tinitira yung supporters. Eh, tumitira din naman to sa Duterte. Tapos minsan pinupuroy niya naman Duterte. Ang gulo eh. Magulong i-review ito si Badong. Hindi ko malama kung ano laman ang utak nito. At hindi sila na-appoint? Issue at kalokohan. Yung issue niya sa EDCA, dati nang may EDCA. Naging problema ba yung EDCA? Nakipagkaibigan si Pangulong Duterte sa China? Hindi. Magkaibigan pa ba Pilipinas at China? Magkaibigan pa rin. Oh! Dati nang issue EDCA, sabi mo kay Bongbong Marcos. Akala ko ba walang malaking issue ngayon? Issue na. Issue pala yung EDCA. Wala pa pong challenge sa inyo. Hindi pa po kayo pinagsasakripisyo. Anong uri ng supporter kayo? Walang yun. Wala pa daw challenge sa inyo. Anong uri ng supporter kayo? Antayin nyo yung pinagsasakripisyo na kayo. Ngayon, ang kinu-question ko na kayo kung anong uri kayo ng supporter. Kaya po kayo supporter para pagtatanggol nyo yung sinusuportahan nyo. Wala pa ngang... Wala pa ngang... Pucha, kaya alam pala kayo susuporta kasi tagapagtanggol lang kayo. Hindi ba pwede ba doon na kaya kami sumuporta, kaya sumuporta yung mga tangahanga, yung katulad nyo, hindi ako sumuporta dyan pala, linawig ko lang. Hindi ba pwede kaya sila sumuporta kasi naniwala silang sa mga pambubola. Siyempre ba doon maghahanap yan kasi binola mo eh. Asa na, di ba? Para katulad ng shota, binola mo yan eh. Para sagutin ka.
Kaya nga kumakanta sila pagkatapos ng ano eh, madali makuha yung bataan eh. Makanta na lang isin ng mga syota ng ano eh. Asan na ang pangako mo noong sinusuyo ako? Anong tamis, anong landi, binibigkas ng labi mo? Gago talaga to si Badong. Hindi pa nga nananawagan na may mga ano, may mga nagtatangka sa buhay ng ganun. Punta tayo, suportahan natin. Naalala niyo mga panawagan nila Cardinal Sin? Na pumunta kay si EDSA, pagtanggol natin sila Enrile. Wala pa pong panawagan sa inyo na ganun. Ang lupit! Napasok na ngayon yung panawagan! Hindi. Hindi ba kayo nabobobo talaga dito? Hindi kayo nabobobohan kay Badong? Labo-labo yung mga istorya, oh. Pero siyempre gusto nating nire-review yung mga ganito para nagbabakasakali po kami. Baka ma-realize nyo na naging tanga kayo kung isa kayo sa naniwala dito. Kaya nyo binoto yung Duterte Marcos dahil isa kayo sa naniwala sa tanga na to. Babaliktad na kayo agad? Eto po. Eh, ginagawa lang naman nila. Tinitwist-twist lang naman nila yan eh. Ano po problema pag may kasama yung Pangulo ng Pilipinas sa pagbibiyahin niya? Sinagot na nga ng Pangulo yan eh. No? Alang nga naman siya makipag-usap one-on-one. Si Pangulong Marcos, mag-i-speech lang. Maraming mga negosyante dyan. Marami rin siyang kasama negosyante. Wala naman problema ba, Dom? Alam nyo kasi, mga kaibigan, ha? Noong eleksyon, pinalabas ni Marcos na inimbitahan niya yung mga foreign ano, investor para makita daw yung potensyal ng windmill sa Ilocos. Naalala nyo, panoorin nyo yung vlog niya, di ba? Ulit-ulitin nyo. Parang pinamukaan niya siya yung pinakamatalino, eh. Na hindi naman kanya yung windmill, hindi niya proyekto, inaangkin niya lang. Di ba? Nung eleksyon, napapapunta niya yung mga foreigner na ano niya, nakukumbinsing tumulong. Imagine guys, nung nanalo ngayon, kailangan pala niya ng puhunan, no? Para pang travel. Sagutin natin yung ano, travel niya. Kanino pera yon? Buwis ng bayan yon. Eh, ganyan kagaling, di ba? Partnership. Bakit po kailangan ng partnership? Dahil po sa Pilipinas, meron pong tinatawag na 60-40, di ba? Alam natin yan, pinagbabawalan sila magmay-ari, kaya nga hindi sila makapasok eh. Kinakailangan nila ng partner. Wala pong kalukuhan po yung mga pinagsasabi nyo na hindi dapat nagsasama ng marami. Ano? Sana ikunik na? Mga kaibigan, kung ano-ano lang madaldal dito, di ba itong... Oh. Yung partnership 60-40. Paano niya naikunik? Kailangan daw talaga magsama ng marami. Papunta doon para kumausap si Marcos. Ano kinalaman nun ba doon? Ba't mo pinaglalabo-labo? O sige, yung nagsasabi na hindi dapat magsama ng marami dahil naglalakwatsa lang. Gago, o sagutin mo sana muna yung paano mo naipasok yung foreign ownership ng Pilipinas si 60-40 doon sa pagsasama ni Marcos Jr. ng maraming mga kamag-anak niya, kaibigan at ng mga piling-pili niya ang mga media personnel. Diba? Paano? Siyempre hindi niya nasasagot yun kasi kaya nga ayaw nito ng live debate kasi magbumukha siyang tanga eh. Magsabi po kayo sa constitution na nilalabag ni PBBM. Pucha ni... Mga kaibigan, magsabi daw kayo sa konstitusyon. Pagka ganun, pangungurakot yan pag hindi mo na justify kung saan mo... Oh, grap yan, plunder yan. Diba? Oh, yung pag-abuso sa kapangyarihan yan.
Bakit kaya magsasama ng mga kamag-anak na hindi mo naman pala madya si Pecos? Bakit mo sinama yan? Ba't may mga asawa ng mga kamag-anak mo doon? May mga kaibigan doon, mga asawa ng mga politiko? Para ano, mag-honeymoon sila doon? Eh, numisa sinabi mo na nga, inalimbawa mo pa eh. 10,000 per night. Dollars, ha? Kalahating milyon, mga kaibigan. Isang gabi, eh, mapunta lang doon yung mga tropa ni Bongbong Marcos. Kanino galing yun? Sa pera ba ni Marcos? Sa pera ba ni Badong? Pera niya, pera na taong bayan yun. At hindi yan issue, ha? Hindi yan issue. Pag nagsasama ng marami, okay nga yung maraming kasama eh. Para maraming kumakausap sa kanila. Masyado kayong ano, press. Bakit daw yung press kasama? Eh, gusto mo bang sumama? Pagsama ka lang, sabihin mo lang. Gusto ko pong sumama. Tama nyo naman ako. Tiyan, nakantsawan pa kayo ni Badong oh. Wala pong masama doon. Kung hindi po yan labag sa konstitusyon, sabihin, magastos, magastos. Eh, di doon kayo sa Pangulong ayaw gumastos. Nakatipid si Pangulong, tama yun, si Pinoy nagtipid. Anong ginawa niya sa tinipid niya? Pinautang sa IMF. Putya, ang dami nating utang, pinautang, tuwan-tuwa pa kayo. Mga kaibigan, yun ang tawag doon, magaling na negosyante yun. Isipin po, magaling si Pinoy, mga kaibigan, ha? O, kasi nga, puro public-private partnership ang ginawa. Hindi tulad dito si Duterte, gusto niya ipasok lahat ng loan sa China. Si Noynoy Aquino, mga kaibigan, dahil nagkaroon na tayo ng pondo, magkakaroon na tayo ng sobrang pondo, hindi naman pwede, mga kaibigan, na yung pera na yun, eh, ibayad mo ng buo. Mga kaibigan, hindi po si Pinoy ang utang ng 6.7, yung kabuuan yun mula ng utang ng tatay ni Marcos Sr. Doon po rin simula lumubo utang natin eh, sa $28 billion, ha? Sunod-sunod po yung nagkaroon ng financial crisis pagpasok ni Aquino, ni Corazon, eh wala naman pong perang iniwan kundi utang ang Marcos. Sumunod si Ramos, eh, kaya nga nagka-problema eh. Diba? Kasi wala siyang pondo ng utang din. Ganun si Erap. Tapos, ayun. Pangalawa kay, dalawang Pilipino presidente ang kurakot. Una, pangalawa si Marcos, pang-sampo si Estrada, nasa Guinness Book World of Record. Magaling ang Pinoy na leader eh, na mangurakot eh. At ito si Gloria, hindi lang naisama sa Guinness. Pero tingnan mo, Gloria World sa most corrupt leader. Google mo. Isa din yan. Itinulong mo sa mga naggawa ka ng trend. Wala ka naggawa kahit mano. Si Pangulong Pinoy lang. Si Pinoy lang po ang walang nagawang LRT, MRT, walang nagawang trend. Sinungaling po yun. Mga kaibigan, kasinungalingan po yan. Huwag kayong maniwala dyan. LRT 1 extension, no? Yung Rizal. Oo. Yung dyan sa Rizal to Ortigas, mga kaibigan, ha? Yung LRT 1 extension going to Cubao. Ano po yung proyekto po yung panahon pa ni Ramos? Hindi po natuloy, umabot na lang kay Gloria, hindi po nasimulan yon. Sino ang nagpondo niyan? Noynoy Aquino po, administration. Oh, hindi po totoong yung MRT, hindi pinagawa ni Pinoy. In fact, mga kaibigan, pinaalis po dyan yung unang kontratista dahil may, nung panahon ni Gloria, dahil meron po silang, ha? Meron silang katkong. Oh, may anomalya. Lahat po ng gumagana ng bagon ngayon, mga kaibigan, kung maalala nyo, ha, nung panahon ni Aquino, bago matapos si Aquino, papalitan sana yung mga lumang bagon. Ha? Eh, ginawa nilang issue yun, mga kaibigan. Ha? Later on, nung sinutain na umupo, pwede naman pala palitan. Nang yun din ang brand, mga kaibigan, ayaw po ng mga tanga kasi nga daw ganito, ganyan. Ginawa nila ng issue si Pinoy. Oo. Napakarami pong ginawa ni Aquino para sa bansang ito. Na hindi po nagawa ni Dutae. Hindi nagawa ni Arroyo. Hindi nagawa ni Ramos. Hindi nagawa ni Estrada. Opo, mga kaibigan ko, tingnan niya.
I-Google nyo po para hindi kayo maging tanga. Yun ang idol nyo? Magtipid? Kalokohan. Hindi kayo ginawa sa... Hindi kayo nilagay sa gobyerno para magtipid. Kita nyo sa bunganga niya galing ha. Hindi daw kayo nilagay sa gobyerno para magtipid. Oo, gusto nitong isipin nyo na tama lang magbualdas. Tama yung mangurakot lang. Lagay kayo sa gobyerno para gumawa ng mga proyekto na makakatulong sa Pilipinas. Hindi po presidente kami para magtipid. Hindi po. Kaya kayo nilagay dyan, mag-iisip kayo ng proyekto. Mag-iisip kayo ng proyekto para pagkakurakutan. Eh mga kaibigan, tingnan nyo naman yung ginawa ni Aquino, ha? Public-private partnership. Gusto nila build daw. Ang gusto nitong style, utang muna bago tayo ng proyekto. Si Aquino, hindi. Ha? Ano ginawa ni Aquino? Kausapin natin si Ramon Ang, kausapin natin ng Ayala, kausapin natin ng Metro Pacific Investment. Sige, magpondo sila dyan. Tapos eh, gagawin natin yung first 25 years, yung private sector muna ang kikita para makabawi sila. And then the next 25 years, the next after 25 years, gobyerno na ang magmamanage. Ganyan po ang naisip ni Aquino. Kaya nga tayo nakapagpautang dahil yung inutang natin galing sa labas, hindi natin naubos. Kaya nga si Aquino, ginawa niya, imbis na mag-suffer ang Pilipinas doon sa pagbabayad ng interest, nilaro niya yung pera, pinautang niya muli sa World Bank para tumubo din tayo, para makabawi din ang Pilipino, makabawi ang Pilipinas doon sa interest na binabayaran din natin mula doon sa inutang natin. Ganyan po kagaling yung isang Noynoy Aquino na pinalitan, matulad nitong kasing bobo nito ni Badong. Sinabi po niya, proud na proud pa kayo, si Pinoy, matipid yan, may mga naiipon. Huwag na tayong lumayo, yung alam nating lahat. Putya, kung yung principal, napunta sa eskwelahan, walang bakod, walang mga building, wala lahat, bumagyo, gusto niya magtipid, okay lang sa inyo, hindi yan mababakuran, walang mga, yung nasira dyan, hayaan na lang kasi gusto magtipid. Ganun na. Gagong halimbawa yun, mga kaibigan. Mga kaibigan, ang principal, ang otoridad niya pagdating sa school, siyempre sa nasa sakupan niya lang yung school lang. So anong gagawin ngayon ni principal? Manghihingi talaga yan ng pera sa gobyerno. Kasi ang principal lang, wala namang pera ang principal eh. Manghihingi yan ng tulong kung yan ay public school. Manghihingi yan ng tulong, mga kaibigan, sa gobyerno. Sa DepEd. DepEd ang magsasabi na, oh ito, punduhan natin to. DepEd ngayon, sa kabuuan, alam niya kung aling school, aling lugar, ang kulang sa classroom, kulang sa mga silya, at may problema sa bakod. Ngayon, kung matalino principal, may inisiyatiba yan. Voluntary, magkakaroon sila ng, yung mga magulang, magkakaroon ng contribution dyan sa pagpapagawa ng naturang proyekto, na ipapaalam din nila. Oo, sa kanilang regional offices. Ganon, Badong. Eh, dahil tanga to si Badong, ikokonekta niya na, bakit si Principal at saka si Marcos, magkaiba, dapat magkapareho lang yun. Gago magalimbawa to si Badong eh. Ang ginawa ni Pinoy sa atin, wala nga tayong mga, wala nga proyekto yan, si Pinoy. Tuwan-tuwa pa kayo dahil nakatipid. Paano? Wala proyekto, Badong. Kaya ka nga, nag-vlog ka pa eh. Sabi mo, dito po dadaan, no? Skyway Stage 3. Tingnan nyo po yung Badong Aratilis na ano nito, ni Gago. Meron po siyang video doon kung paano daw po, saan daw po lalabas, i-exit doon sa Skyway Stage 3. Maniwala kayo mga kaibigan, pagpasok ni Duterte, nakatayo na yung mga poste ng Skyway Stage 3, yung MMS 3. Mga kaibigan, nakatayo na yung mga poste niyan. Tapos ngayon, nung magre-ribbon cutting na, nasabihin lang si Duterte daw gumawa. Pag pinakita mo ng ebidensya ang nag-inaugurate niyan, eh si Pinoy ayaw tanggapin. Testigo ni Pinoy nung nag-inaugurasyon niyan, nung sinisimulan yung proyekto, ando sila Ramon Ang, si Jojo, si Junjun Binay, si Fidel Ramos. Sa bagay, hindi na makakapagsalita si Ramos na oo, si Inoy nga ang nag-inaugurasyon nito. Oo.
Hindi na kasi, wala na rin, nasa kabila na eh. Eh gago to si Badong, mga kaibigan. I-google nyo, mga kaibigan. Pinoy inauguration nung Skyway Stage 3 MMS3. Tingnan nyo, mga kaibigan, ang dami po. Ang daming proyekto, kaya lang gago to mga vlogger na to. Tuloy-tuloy sa paninira. Hindi ka makakatipid, wala ka namang ginawa kundi mga ribulto ng nanay at tatay mo. Mga kaibigan, ayan na naman, paninira na naman yan. Dapat mga kaibigan, tuwing meron kayong meron kayong nakikitang ganyan, nanapan nyo muna sino, anong circular, anong dokumento. Hindi pwedeng pinagawa lang yan dyan, mga kaibigan. Ano yun? Sino nagpalitada nun? Sino nagtayo? Sino kaninong permit pat hindi buwagin yan? Di ba? Mga kaibigan, natin na mo ha, isa sa mga ginagamit dito yung rebulto ni Ninoy Aquino dyan sa Ayala. Nandiyan na po yan bago maging presidente si Ninoy Aquino. Donated po ng mga Ayala yan. Kasi dyan mismo ginawa yung historic na pagdaan ni Ninoy Aquino noong siya ay na-assassinate. Alam mo, tingnan nyo yung mga kaibigan ha. Ganyan kasinungaling, ginagawa kayong bopols na parang wala kaalam-alam, na parang mangmang talaga kayo pagka ganito ng ganito ang pinaniwalaan ninyo, di ba? Ganyan po kayong ginagawang tanga ng mga propagandista ng Unitibs. O tama po yun. Bakit masama po ba manghiram ng pera? Para sa proyekto? Tutubo ba yan? O sige, ito nang asar tong hapon eh. Tutubo ba yan? Pag naghintay si PBB, may magpapautang dito? Sa tingin niyo ba yung mga trend, kusang tutubo yan? Kantsaw kayo ng kantsaw na walang mass transport eh. Kantsaw kayo ng kantsaw na wala tayong mass transportation dito pag gumagawa ng mass transportation. Ano bang mass transportation na yun? Ano bang tren, yung tunnel boring machine, yung subway? Eh, di ba, kiniklaim nga ni Dutae, kanya yon. Nung BBBM. Eh, panahon pa ni Duterte, binabalita na niya kanya yan eh. Matanungin mo yung mga kahanay ni Didi Ebs. Di ba Didi Ebs ka din? Ayaw nyo rin. Oh, tapos na si Kulukoy. Eh, yun mga kaibigan, eh kayo, anong palagay nyo sa komento ni Badong? Kung kayo ay natatalinuhan dyan at syempre kayo ay kukuha sa kanya ng utak, congratulations sa inyo, mabuhay ka! comment down below lang at maraming salamat sa pag-share, pag-like nitong ating video na ito. At syempre, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Opo, at sa lahat ng mga gustong sumuporta sa ating ginagawang vlog na ito, sa ating community, mabuhay po kayo at hindi po sapat ang pasasalamat, kundi siguro dadagdagan ko ng maraming salamat po mga kaibigan, mga kababayan, mga kamaba, at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating edisyon ng isa na namang Real Talk Reviews. Mabuhay po kayong lahat, maraming salamat po! Bye po na mga kababayan! See you again next time! Paalam! Bye-bye!